Ezra. Ang talaan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Ikalawang kabanata. Ang mga sumusunod ay ang mga Israelita sa probinsya ng Huda na binihag noon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ngayon umalis na sila sa lugar na iyon at bumalik na sa Jerusalem at sa sarili nilang mga bayan sa Huda. Ang mga namuno sa pagbalik nila sa Jerusalem ay sina Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigbay, Rehum, at Baana. Ito ang talaan ng mga mamamayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihan. Mga angkan ni Naparos, 2,172. Shephatiya, 372. Ara, 775. Pahat Moab, mula sa mga pamilya ni Jeshua at Joab, 2,812. Elam, 1,254. Zatu, 745. Zakai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgad, 1,222. Adonikam, 666. Bigvai, 2,056. Adin, 454. Ater na tinatawag ding Hezekiah, 78. Bezai, 323. Jorah, 112. Hashum, 223. Gibar, 75. Ito ang bilang ng mga tao na nakabalik mula sa pagkabihag na ang mga ninuno ay nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem, 123. Netofa, 56. Anatot, 128. Azmavet, 42. Kiryat Jearim, Kefira, at Beerot, 743. Rama at Geba, 621. Mikmash, 122. Betel at Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. Ang isa pang Elam, 1,254. Harim, 320. Lod, Hadid at Ono, 725. Jericho, 345. Sinaa, 3,630. Ito ang mga angkan ng mga pari na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Jedaya mula sa pamilya ni Jeshua, 773. Imer, 1,052. Pashur, 1,247. Harim, 1,017. Ito ang mga angkan ng mga Levita na bumalik din mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa pamilya ni Hodaviah, 74. Mga awit sa templo na mula sa angkan ni Asa, 128. Mga gwardiya ng pintuan ng templo na mula sa angkan ni Shalom, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Shobai, 139. Ito naman ang mga angkan ng mga utusan sa templo na bumalik din mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Naziha, Hasufa, Kabaot, Keros, Siyaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Akufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon. Ang mga angkan ni Nasotai, Asoferet, Peruda, Jaala, Darkon,
Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret, Hasebaim, at Ani. Ang kabuuang bilang ng mga angkan ng mga utusan sa templo at mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay 372. May 652 din na bumalik sa Huda mula sa mga bayan ng Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon at Immer. Sila ang mga angkan ni Delaya, Tobia at Nekoda, pero hindi nila mapatunayan na sila'y talagang mga Israelita. Hindi rin napatunayan ang mga angkan ni Nahubaya, Hakoz at Barzilai na mga pari sila. Nang nag-asawa si Barzilai, dinala niya ang pangalan ng binanyang si Barzilai na taga Gilead. Dahil nga hindi nila makita ang talaan ng mga ninuno nila, hindi sila tinanggap ng mga pari. Pinagbawalan sila ng gobernador ng Huda na kumain ng mga pagkain inihandog sa Diyos habang walang pari na sasangguni sa Panginoon tungkol sa pagkapari nila sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360 maliban sa 7,337 na mga alipin nila at 200 lalaki at babaeng mga awit. May dala silang 736 na mga kabayo, 245 mola, 435 kamelyo, at 6,720 asno. Pagdating nila sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay ng kusang loob na tulong sa muling pagpapatayo ng templo sa dati nitong pinagtayuan. Nagbigay sila ayon sa makakaya nila para sa gawaing ito. At ang kabuuang natipon nila ay mga 500 kilong ginto, mga 3,000 kilong pilak, at 100 pirasong kasuotan para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa kani-kanilang bayan, pati na ang mga pari, ang mga levita, ang mga mang-aawit, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, at ang mga utusan sa templo.